Do you really think I can be happy? Of course! It's inside you! It's inside of all of us! And I don't think it. I feel it! I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room all locked, the way we rock it, so don't stop. Makasaysayang gabi po sa inyong lahat. Mamati ka muna. Ayun na nga, ikaw muna, di ba? After makasaysayang gabi po, ikaw okay. Muna. Sensya na, medyo matagal na. Hindi ulit nagtutunan. Nakalawang na po kami. Makasaysayang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong favorite na Duterte-tard historian, Vanny Bierna. Ako po ang inyong favorite yellow-tard historian, enemy of the state, Xiao Chua. Welcome po sa Duterte History Live! Okay, kanina, before that pala, again, wala akong kinalaman ang aming mga organisasyon no, sa mga sasabihin namin, ito po aming opinion lamang. No? Neton, magkapaliwanag muna ako ha.
bakit kami parang medyo natataranta ngayon ni Xiao? Oo. Kasi papakita namin, may chicks dito sa ano, may chicks. Oo nga. Pakita mo, Bim, pakita mo, may chicks. Okay. Pwede bang sabihin kung anong paakalan? Anong paakalan? Bumati na ba kayo? Bumati na. Hi! We're from Faith Batangas. First Institute of Technology and Humanities. Pangalan, isa-isa. Oh, isa-isa, oh. Hi, I'm Jessa. Hi, I'm Clarissa. Hi, I'm Raven. Hi, I'm Alex. Yung Alex, pinsan ko po yan. Talaga? Totoo? Pinsan ko siya. Hindi sila, sila. Tapos. Bakit kayo nandirito? Bakit nga? We're here for interview po. Para sa thesis namin na Fidelity of Facts in Philippine Historical Films, an analysis on Bonifacio, unang Pangulo, and General Luna. Okay. Now, ikaw ay hindi nila kagrupo kasi sabi mo nila, yeah. Ay ano? Mahilig po kasi ako sa history and I heard of Mr. Chow. Imagine mo, ha? So, ibig sabihin, ano, panay. Yeah. Tapos, sila yung magkakatesis. Pag magkita mo naman itong isa, yung Clarissa. Okay. Pwede bumabati kay Alex, so hi Alex daw. Si Devon, no? Devon. Si Alex, pag nakita mo si Alex, kamukha ni Jessie Mendiola nung Saturday. No. Sa MMK. So mamaya, makakasama natin sila, baka may tanong sila sa ating discussion for today. Yan, balik na sa mga pangit. The pangit muna. Balik na sa pangit. Okay. Now, again, Dulotard ito kasi Dutertard at Yellowtard, no? Van ako ay nag-uusap ng matino tungkol sa ating kasaysayan at kasalukuyan at kinokonekta sa kasaysayan. Oh, sige. Ayan, kita mo, hindi na sila makapag-concentrate, oh. Puro daw ang gaganda daw ng mga chicks na kasama, oh. Dapat every week pala nandito tayo. Tumarami na ito naman. 132 na ngayon yung nanonood sa amin. Ay, like, may ano? Maabot din sa ganyan. Grabe, eh. Ngayon lang ito. Anyway, so yun. Dutertard, tsaka Yellowtard. Nag-uusap. Magkaibang pananaw, magkaibang perspektiba sa mga usapin ng kasaysayan at kasalukuyan. At ang purpose ay magdiskurso na sibilisado. Correct. Supposedly. So yun, oo. Okay. Ang topic natin ngayon. Napapanahon. Kasi, kanina pong umaga. Oo, simula pa kaninang umaga. Meron pong Senate hearing na nangyayari ngayon tungkol dun sa mga social media influencers. I think both sides. Yellowtard at saka Dutertard. Yes. At syempre, yung mga... Siguro hindi sila nanonood ngayon kasi sobrang busy nila. Yung mga kaibigan natin, si RJ Nieto, Thinking Pinoy. Magano ba tayo? Ayan. Ayan, sila Thinking Pinoy, di ba? Busy silang lahat ngayon, yung mga kaibigan natin dyan. At syempre, yung mga dilawan na wala namang nanonood sa akin na social media influencer, hello na rin sa inyo. Hello na rin sa inyo. Di ba? Oo. So yun, pinag-uusapan yung ano, yung... At least si RJ, kilala ko. Oo. Yung iba, wala namang kumikilala sa akin dyan, kahit dilawan eh. Drama talaga na ito. Daming drama na ito ni Zao. Wala ako. Totoo, pinsan mo nga ito? Opo. Nakusus Diyos ko, huwag mo nang ipagkakalat ng pinsan mo ito. Daming drama, ang daming sentimiento sa buhay. Pinag-uusapan namin, yung usapin ng ano, ng fake news. Actually, fake news, napag-usapan na natin yan. Yes. So that's why, mas naka-focus tayo ngayon sa mga troll sa kasaysayan. Troll at kasaysayan ng Pilipinas. Hmm. Actually kasi, hindi naman talaga mapaghihiwalay yung mga trolls tsaka yung fake news. So, kasi, madalas magkasama yung dalawa. Yan ang, yung trolling ay kakibat na rin yung fake news. Sa, lalo na doon sa konteksto ng panahon ngayon. Ako personally... Tsaka, wait lang ha. Yung mga taga-faith natin dito, communications student kayo, di ba? Ako. So, ano kailangan nyo talagang pakinggan ito? Hindi ako satisfied. Hindi ako happy. Kasi, napakababaw ng lumalabas na diskusyon tungkol sa fake news tsaka tungkol sa trolling. Okay. No? Sasabihin ko yung diskurso na yan. Ano yung diskurso na yan? Ang diskurso na yan ay i-dismiss lang ang fake news as not true. Kasi, so, pag fake news, not true, ibig sabihin, you put it under the rug and that is it. Kasi for example, ewan ko kung nabasa to ng mga kaibigan natin sa faith
fake university ba? Fake colleges. So, pero, recently, nagsulat ng isang opinion column si Randy David sa ano no, sa inahangaan ko po yan ano ginagalang ko. Sige, sabi mo. So nagsulat si Randy David ng isang column opinion piece na tinitira niya si Pangulong Duterte, no? Tapos essentially tinawag niya si Pangulong Duterte na purveyor of fake news, di ba? Mm-hmm. So, wala naman akong problema doon kasi entitled naman siya sa kanyang opinion. Uh-huh. Di ba, no? Pero ang disappointed ako kasi professor Bim Sagun kasama natin, no? Magbababay na si Bim. Disappointed ako kasi professor ng sosyolohiya ito si Randy David. Napakatagal, no? Napakatagal ng kanyang karera. At saka bilang, ano, public intellectual. Napakababaw nung ano niya, doon sa kanyang... Bakit mo nasabing mababaw? Eh kasi yun nga, katulad nga nung sinabi mo kanina, napaka-dismissive niya lang sa mga ano, sa mga troll at saka sa purveyors of fake news. Walang pagpapalalim kung bakit may phenomenon ng fake news. Which is, ako, kahit yellow-tard ako, magkaroon ako ng konting realization na hindi ito basta-basta lang dahil tanga ang mga tao. Kasi may ganong, kumakalat ang fake news kasi ina-exploit nito yung katangahan ng mga tao. So, ang nangyayari dito, walang agency yung taong bayan. Pagdating sa fake news, kasi kinokontrol lang sila ng ilang mga puwersa na, ito na nga, either from both sides yan, si Namoka Uson, halimbawa, o si Pangulong Duterte. Kaya nga, Randy David, kung nanonood ka man ngayon, o kung meron mga nakakakilala kay Randy David, personally, na nanonood ngayon, sabihan siya, basahin si Claire Wardell, no? Mm-hmm. Si Claire Wardell, napakaganda ng sinulat na artikulo ni Claire Wardell pagpapalalim, actually several articles na sinulat ni Claire Wardell pagpapalalim doon sa problema ng fake news, bakit walang kwentang terminolohiya ang fake news sa mundo ng, actually tinatawag niya kasi yan, bahagi yan ng mundo ng mis o disinformation. So misinformation o disinformation na walang kwenta yung konsepto ng fake news kasi napaka-nebulous nito, ibig sabihin napaka-labo ng definition, napaka-walang kwenta. So, mas maganda yung mga kategorya na nilagay ni Claire Wardell sa kanyang artikulo. Randy David, magbasa-basa ka. No? Okay. So, lampasan na natin yon kasi napag-usapan na namin ni Chow yung fake news. Yung trolling tayo. Oo. O, sige. Oo. Okay. So, ganun din. Pakisabi. So, ganun din. Hindi din ako satisfied doon sa diskurso ng trolling. Okay. Diba? Yeah. That's why, ano tawag nito? Ito. Palalimin natin ng konti yung diskurso ng trolling. Kasi ano ba yung definition ng troll ngayon? Pagka nakakainis yung post mo, o kaya nakakainis yung komento mo, kunwari, ako ay nagsulat, tas kinonta mo, tas nangiinis ka, tas nag-name calling ka, tapos wala kang pangalan, hindi mo tunay na pangalan yung ano mo. Kaya sabi nga ni Randy David, ang troll, hindi marunong mag-spelling, mali-mali ang grammar, at mahilig sa exclamation point. Ganito yan. Sige. Okay, fine. Pwedeng totoo yon. Ang problema lang doon, hindi, alam mo, kailangan mamaya makikita natin na baka ito ay mga intentional devices para i-provoke. Dahil ano ba ang trolling? Yun nga, talaga? Ito nga, okay? Ito nga. Bukod sa pagde-define ng troll, no? Ang pinaka-importante sa lahat, ayan, nawala yung kodigo ko. Sige. Ang pinaka-importante sa lahat na makita dito ay is that ang trolling, katulad nga na sinabi mo siya, tama yun, trolling is intentional, sinasadya ng sinasadya nung troll yung lahat ng ginagawa niya kasi ang pinaka-objective ng troll
ay kumuha ng attention. Correct. No? Oo. Kumuha siya ng attention para kapag ka nakuha niya na yung attention nung kanyang tina-target na audience, napaparating niya na kung ano man yung mensahe na gusto niya. So yun ang trolling. So halimbawa, sabi dito ni Lachlan Morrissey. Oh, ano sabi ni Morrissey? Morrissey. Eh ano yan eh? Singer yan eh. The Smiths. Oh, Morrissey. Sabi niya, trolling daw, no? Trolling. Ay that ito ang nagbibigay siya ng mga halimbawa ng trolling practice. Paano nang to-troll ang mga troll, no? At ang number one na binigay niyang ano dito is nagbibigay, for example, yung mga troll ng mga wrong spelling. Okay. No? Mali yung spelling. Bakit pala may wrong spelling ang mga troll? Randy David, makinig ka dito. Sige. Spelling error, kasi ang purpose ng spelling error ay ini-invite niya yung makakakita ng wrong spelling na mag-react doon sa wrong spelling. So clickbait siya. Clickbait siya. Sabihin, kahit kung dadalhin mo yan sa pagpapakalat ng fake news, ang fake news, obviously fake, para i-clickbait mo. Correct. Correct. Yun. Ay, ang galing! Yun. So that is napakalalim po, mga kaibigan. That's why alam nyo kung sino number one na troll? Oh, ano? Sino numero uno? Starbucks. Oh, teka. Tol, paano naging troll ang Starbucks? Eh, ang Starbucks, ang laking kumpanya niyan, tol. Tignan mo ang Starbucks, anong ginagawa ng Starbucks. Pagka umorder ka sa Starbucks, susulatin nila yung pangalan mo doon sa kanilang mga, ano, di ba? Sa kanilang mga baso cups. Correct. Tama, maraming salamat, ma'am. Cups. Cups. Oh, susulan hindi nila doon sa cups. Hindi polisya cups na yan, ano? Oo. Yung nagtotokhang, hindi yan. Pero pansinin nyo, parating wrong spelling ang Starbucks doon sa cups. Kahit na feeling mo napakasimple ng kunwari ang pangalan mo, Van. Oo. May isusulot nila Ben or something. Hindi ako nagsa-Starbucks, sumasakit ang tiyan ko. Walang kwenta yung kape dyan eh. No? So, mamaliin nila yung pangalan mo. Sinasadya nila yon. Kasi, sinasadya nila yon kasi, kita mo nangyayari, kapag ka mali yung spelling ng pangalan mo sa Starbucks, ang gagawin mo doon, pipicturan mo yung maling spelling. Tapos ipopost mo kasi agitated ka. So, nagkakaroon ng libreng advertisement ang Starbucks. Pagkatapos, pinag-uusapan ng mga tao yung mga wrong spelling na yan. Pagkatapos, libreng engagement yan sa Starbucks at libreng advertisement para correct, sa kanila. Correct. So, sinasadya nila yan. Now, ang tanong, ito, Van, diretso na tayo dun sa present muna. Oo. Kasi, mamaya naman tayo magdadalumat sa nakaraan. Halimbawa, Van, kung mga spelling errors yan, tapos nakikita mong pare-parehong pinopost ng ibang-ibang mga accounts, ibig sabihin, merong nag-direct ng ganyang operation. Pwede. So, ibig sabihin, kalkulado talaga nung kanilang mga spinners yung tinatag... So, ibig sabihin, may nagkocontrol nga dun sa trolling. Pwedeng may ganong... Hindi lahat ng troll ay kinokontrol, pero merong controlled trolls. Ano ka dyan? Yung accent to that. Kahit Duterte ka at kayo ang napakarami niyan. Sino nagsabi? Kokoy Gate. Kokoy Gate. Ano ba? Kokoy Gate. Wala namang pare-pareho ang dilawan na ano eh, nakalagay eh. Kokoy Gate. No. So yun ang nangyayari sa may ano, sa may trolling. So ang nangyayari sa trolling, trolling is a means. Paraan. Okay. Paraan ang trolling. Tunayin na natin to, ah. Medyo direct to the point na tayo kasi para din yung oras natin magamit natin. Tandaan natin na ang problema kasi pag in-assume mo lang na bobo yung tao at mali-mali ang spelling at troll sila dahil lang bobo sila at wala silang alam sa mga issue, ito sa palagay ko ay maling pagbasa. Okay, again, dilawan ako. Pero kailangan maintindihan nating mga dilawan kung bakit nantotroll sila. Una, kailangan i-acknowledge ang agency ng mga nantotroll. Ano ibig sabihin nun?
sa hiling nilang desisyon, or either they are controlled, mayroon nagbabayan sa kanila, or what, sa hiling nilang desisyon yon kasi mayroon silang, probably, baka kailangan natin pakinggan, a legitimate grievance, tapos mayroon kailangan agenda. So, salamin nito pa rin, yung pagkalat ng trolling ay salamin ng isang partikular na sentimiento sa isang partikular na panahon. Ganyan sana ang ini-expect ko na diskurso ni Randy David. Okay, okay, okay. Hindi uh-oh. Yung hindi yung na tipong minura niya lang yung yung mga trolling. Eh. Anong ibig sabihin ng agency? Pag sinabi mo kasing agency, kasi ang tingin natin sa lipunan, kinokontrol tayo ng mga malalaking institusyon, puwersa, o Randy ano David, makinig ka! Ano ba? Mas makinig naman si Randy sa akin. Ay, pero ibig sabihin, pero to, natutunan ko to ha, sa sociology ng UP, dahil yan ay aking cognate. Noong ako ay nag-aaral ng undergrad. Socio ako nung undergrad eh. So, anong agency? Pag sinabi mong agency, ang mga maliliit na actors ng ating lipunan ay mayroong way to resist institutional para kunwari, kung nag-i-impose ang institusyon, kung nag-i-impose ang lipunan, ang tao ay mayroong agency o desisyon at kakayahan na i-subvert o gawin ang kumilos, desisyon ng kumilos siya kumilos. Hindi, kumilos siya okay. Na hindi batay sa dinidikta ng istruktura. Alam mo, there is diba? Even for me, ako hindi ko gusto ang fake news. Let's call a spade a spade. Fake news is misinformation. Fake news is disinformation. But I don't really think, Van, na ang fake news ay sineshare halimbawa ng mga trolls mindlessly. Correct. Which means, what is this? Hindi silang bulag correct. Na kumikilos. Ang bayan, minsan, alam nilang fake news ito. Pero, hindi. Alam nilang fake news ito, pero dahil nakakainis ito sa dilawan o nakakainis sa kung sino mang gusto nilang patamaan, i-share nila ito. Hindi. Ang ano ang tingin mo dyan? Ang papalitan ko lang doon sa statement mo is, nag-agree ako doon sa statement mo, except that, minsan talaga, hindi nila alam. Okay, minsan hindi nila alam. Hindi nila alam okay. Kung ito ba ay fake, kung ito ba ay misinformation o hindi. Yeah. No? So, wag na natin alamin kung ito oh, kasi mahirap talagang i-quantify. Hindi mo masabi yun eh. Basta nangyayari sa fake news, binanggit na namin to dati na nagkaroon kami ng fake news episode. Ang ginagawa ng mga tao is, meron sila nakikitang content at yung content na yon sumasalamin sa sarili nilang nararamdaman, na? Sa sarili nilang ideya. Yun din ang gusto nilang sabihin, kaya nila i-share. So hindi sila hindi sila mga bulag, hindi sila mga tanga na nag-share. Nakakakita sila ng content. Ulitin ko ha, Randy David, makinig. Nakikita so, ko. So baka naman ha? Walang ganun na. Kunin yung ano, kunin yung hearing aid, na? Grabe. Personal na siya. Insulto na yan. Personal yan. Trolling yan. Trolling nga eh. Lahat tayo ay troll. Lahat tayo ay troll. Okay. Yan ito. Na, nakakakita sila, yung mga tao, yung bayan, nakakakita sila ng content na feeling nila ay sumasalamin sa tunay nilang damdamin. Yeah. At yung content na yon na sumasalamin sa tunay na damdamin nila, sinishare nila kasi yun ang nararamdaman nila. Okay, okay. Hindi alam ni Randy David doon. Oo, tama. May punto. Teka, gusto kong basahin ito kasi alam mo si Vanny Biernas, nagdala ng journal article o ng kung anumang intellectualization. Siyempre ako, ayoko namang sabihin ninyo na pangmasa lang ako na wala akong... Kasi may nagsasabi niyan sa akin, wala akong academic content. Sino nagsabi sa'yo? Meron! Hindi... Gusto mo pa bang mag-academ? Parang hindi ka na pang-academ. Excuse me. Academ ako. Nagpapatrol. Ang problema uh-huh. Nito ni Tua. Nagpapatrol. Nagpapatrol siya sa mga troll. Nagpatrol. Yan ang pagkakaiba. Sa akin. Ako ang nang-totrol. Hindi ako natotrol. Ah, okay. Meron po ditong article, activehistory.ca, California to. Mm. The value of history in the age of fake news. Okay. I-connecta natin sa trolling. Okay. Kasi si Cristo I. Valles. Sabi ni Cristo I. Valles, no? But perhaps the greater role historians can play in the moment revolves less in our ability to quash fake news through our supposed mastery of archival research and more in the contextualization
of the very idea of fake news. Correct. Same with trolling. Correct. Simply put, fake news in its 2017 iteration poses some unique challenges but should in no way be treated as an unprecedented correct. Phenomenon. Oh, correct. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito, meron ng anyo sa nakaraan ng fake news. Ang fake news at ang trolling. Yung fake news, pinakita na natin eh. Noon pa. Kung ano yung anyo ng fake news. So, ano yung trolling? So, ngayon, nag-segue na tayo sa history. So, sige. Ililimitahan natin kasi wala na tayong masyadong oras. Mm. Diba, no? Kasi kung ang definition natin ng trolling ay pangungulit. No? Pangungulit ng isang taong walang kapangyarihan sa mga taong may kapangyarihan. Okay. Pangungulit ng walang kapangyarihan sa may kapangyarihan. Oo. Para siya ay mapakinggan, 'di ba? Mm-hmm. 'Yun ang purpose eh, para siya ay mapakinggan. 'Yun ang talagang halaga ng trolling eh. Mm-hmm. Now, kung 'yan ang definition, napakarami nating ano diyan, napakarami nating magagamit na halimbawa. 1841. Oo. O ano yung nangyari noong 1841? Eh si ating kasamang si Hermano Puli, di ba no? Oo. Ayaw siyang tanggapin ng kapatiran ng San Juan de Dios, di ba? Hindi, so, tinanggap naman siya. Tinanggap siyang donado. Ang donado, ayaw tanggapin sa kanya ay pagkapare. Ganun na rin mga, yun? Nung ibang ano, kasi yung donado, na, yung San Juan de Dios naman, brotherhood lang talaga, hindi naman sila pare. Oh, ayaw, okay, anyway. Oh. Ayaw sa tanggapin na sa pagkapare, di ba, no? Siguro naman may base yan. Siguro kulang ang edukasyon ni Hermano Puli. Di ba, no? May mga issues talaga sila. Pero ang nangibabaw talaga doon, siguro base na rin sa kung paano nila tinanggihan yung aplikasyon ni Hermano Puli, parang lumalabas na tinanggihan siya dahil siya ay Pilipino. Diba, Indio. No? Indio. So, ang ginawa ni Hermano Puli, tinroll niya ngayon ng ano. Bakit mo sinabing pantotroll yung ginawa ni Hermano Puli? Kasi ginawa ni Hermano Puli, di ba? Alam mo naman ito, Xiao, no? Nagpapanggap ka lang host dito. Oo, oh, ganun naman talaga eh. Ako naman talaga yung host dito eh. Ikaw to, tapos nagdadrama ka. Sige. Oh. So, ginawa ni Hermano Puli dyan, nagtayo siya ng sarili niyang kilusan. Ayun ang trolling. Nagtayo siya ng sarili niyang kilusan na essentially, yung content ni Hermano Puli, almost the same as the Catholic content, pero mayroong sa version in the sense na mayroong mga local context. Mm-hmm. May anting-anting, no? Tapos hindi nagustuhan ng mga Kastila ang trolling na ito. Kasi parang ay nagpapanggap ito na simbahan. Alam mo ang gusto lang ni Puli, hindi naman talaga niya gusto. Alam mo hindi naman intention ni Puli na mag-troll. Ang gusto lang ni Puli ay magkaroon ng brotherhood ang mga Indio. Pero oo, na under the Catholic Church. Kaya nga itong si sino tong si Ginoong ano? Ginoong Domingo Rojas, no? Nakamag-anak po ni Mar, no? Ay malayo na, no? Pero si Domingo Rojas, ang siyang tumulong kina Hermano Puli na i-andulog ito na maging legal. Pero ang problema nga, dahil mga Indio lang daw ang kasama, ito ay nilusog ng mga Kastila. At doon na nga nangyari yung pangmamasaker. Una nanalo sila, pero nung nag-rest back ang Kastila, namasaker yung buong Cofradía. Pero masyado nang malawak nga, yun nga sinasabi ko. Sa, masyado nang masyado nang malawak kasi marami pa yan, marami pang cases ng pantotrol kahit sa reliyon. Kahit sa reliyon, 'di ba? Hindi na lang kami magbabanggit, pero may mga ganong instances na na-troll ang simbahang Katoliko in such a sense na may mga bagong umusbong na Pilipino reliyon. Kasi nga sila ang matotroll kasi sila ang makapangyarihan. Correct. Pero anyway, nagbigay lang kami ng sample ni Xiao ng pwedeng pagpapalawa. Pero wag na kasi ang iano natin mas palapitin natin sa kontemporaryong gamit ng konsepto ng trolling. Kasi na, trolling, nagsusulat. Nakasentro sa media. So doon tayo nagsusulat. So syempre, yung gustong-gusto ko nga na medyo baka gawing out of context ng mga tao, mabuhay ang fake news, propaganda movement. Correct. Diba yan yung sinasabi ni Bali Biernas na hindi ko totally sinasa ngayonan, no? Pero wala siya magagawa, sapagat yun ay accurate.
Oh, satire so, yun, satire. Ang satire is a form of fake news. Tama na to, napag-usapan na natin. Trolling tayo. So, ang ano, ang syempre, ang lumalabas na pinakamatingkad na halimbawa ng trolling dito ay si Jose Rizal. Huh? Alam mo, pagbabastos kay Jose Rizal yato. Hindi pwede yan to. De, bakit? Bakit naging troll sa palagay mo si Rizal? Kasi, ang word na pulot ko kay Bathalang Zeus Salazar na nung huli nating episode, di ba, nandun tayo, binisita natin ang Bathala, no? Oo. Ang word ay panganganti. Ang panganganti. Trolling, ang trolling ay panganganti. No? Kinakanti mo yung may kapangyarihan para siya, pag nakanti siya, sasagot siya. So, pag tinignan mo ang No Limit Tangerine ni Jose Rizal, correct, correct. Ito ay isang napakalaking panganganti. Hindi lang sa simbahang Katolika, kung hindi pati din sa pamahalaang Espanyol dito sa Pilipinas. Kinanti niya. Hindi ko gusto yung fake news, yung concept niyan. No? Pero, pag tinignan mo yung ginawa ni Rizal, talagang naprovoke niya ang Makastila. In such a way na gusto siyang patayin. Grabe diba? Ang response. Grabe ang response sa kanya. Sangkatutak, sangkaterba, ang dami ng mga Espanyol na sumagot kay Jose Rizal. Nakanti niya ng gusto ang mga Espanyol. So, ibig sabihin, ito ah, para actually ding fake news kasi kumuha si Rizal ng iba't ibang situation sa iba't ibang lugar, pinalitan niya ang pangalan, pinalitan niya ang mga sitwasyon, pero nandun yung diwa at ginawa niyang nobela. Ito ngayon ang problema. Kasi, sige na, kabit na natin sa fake news. Ang ginawa na yun ni Jose Rizal, wala namang intention si Jose Rizal na palabasin na totoong tao ito, si Padre Damaso o si Padre Salvi. Diba? Karikature nga itong dalawang ito. Actually, yung mga karakter, mga karikature yung mga yan. Correct. Kaya lang, walang control si Jose Rizal sa iisipin nung mga nakapagbasa or kung hindi man nakapagbasa, nakarinig lang ng diskusyon tungkol sa No Limit Tangere na pinapalabas na nila ngayon na yung laman ng No Limit Tangere ay totoo at historical. In fact, diba? Ito sabihin ko sa'yo, para namin i-ano na natin sa trolling. No. I-connect na sa trolling. Tingin mo may Indiyong nakabasa ng No Limit Tangere? Meron siguro. Pero hindi marami yan. Hindi marami. Pero bakit sinasabi na malaking epekto ng Dam Padre Damaso ng Maria Clark? Correct. Chismis. Ibig sabihin. Sharing, in short. Sharing. Ibig sabihin, kahit hindi nila binasa nung pinag-usapan nila yung No Limit Tangere, no? Maaring akala nila totoo, maaring alam nilang nobela ito, pero very passionate na mukhang totoo at kumalat talaga. Kasi, yeah. Katulad na na sinabi namin kanina ni Xiao, nasaan na ba yun? Refleksyon ito ng sentimiento ng mga Pilipino nung panahon na yon, no? Nabasa, narinig, no? Hindi natin sure kung nabasa, di ba, no? Nabasa o narinig ng mga Pilipino, ng mga Indio na ito, ang di umano'y laman ng No Limit Tangere, tapos anong ginawa nila? Ikinalat nila, dinagdagan pa nila. No? Maganda yung pag-aaral ni Dr. Prospero Cubar dito sa mga Rizalista. Eh, kasi diba? Nangyari, yung kwento na nanggagamot si Jose Rizal, ay naging Diyos si Jose Rizal. Tsaka marami na sila, mga kautosan ni Dr. Jose Rizal, hindi na mababasa sa kahit na anumang sinulat ni Dr. Jose Rizal. Dinagdagan na nila. Bago umalis, pagpaalam muna itong mga ano, magpaalam muna kayo sa televiewers natin. Sige, ganun lang. Sige pa, huwag kayong mahiya. Sige po. Nakaban, properly ko lang gagawin ito. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Alam niyo si Xiao, kapag ka may chicks, natataranta talaga yan eh. Wala kasing teroristang mysis yan eh. Ako may teroristang mysis, kaya hindi ko magawa itong ginagawa niya. Pero kung sa bagay, nauunawaan ko, nakita niyo naman, napakagaganda ng aming mga kasama galing sa faith colleges. Pagsasamantala ko na yung pagkakataon, habang wala si Xiao Chua. So yun niya. No? Hindi lang si Jose Rizal, hindi lang yung No Limit Tangere,
ang troll. Diba? Isa pa. Grabe ka, tinatawag mo troll si Rizal. Troll naman talaga si Rizal eh. No? Kasama pa ni Rizal na troll, siguro nga, mas malaking troll kaysa kay Jose Rizal, ay si Marcelo H. Del Pilar. Kasi talagang grabihang, pasensya na sa salita, pero grabihang panggagago yung mga sinulat ni Marcelo H. Del Pilar laban sa simbahang Katoliko, laban sa mga pare, no? Laban, oh, well, yun, simbahang Katoliko, no? Kasi andyan yung kaiigat kayo, andyan yung sampung utos, amain namin, at kung ano-ano pang mga sinulat ni Marcelo H. Del Pilar, na ang nangyari talaga doon is essentially pantotrol sa simbahang Katoliko. Kaya nga, papansinin nyo, si Marcelo H. Del Pilar, napilitan yan eh, umalis ng Pilipinas at sumunod kila Jose Rizal doon sa Espanya. Takas si Marcelo H. Del Pilar kasi gusto siyang hulihin ng mga otoridad at ipakulong dahil sa kanyang mga pinagsusulat na pantotrol. Kamukha ko na ba si Sander Ford, tol? Napakasaya dahil sa mga chicks mo. Sobra ka naman. Oh. Mga bisita natin yon. Oh. Oh. So, nabanggit na ni Van yung dasalan at toksohan. Oh. Naini ba din yung content? Oh, oh. Ginawang fake prayer. Diba? Pantotrol talaga kasi makikita mo, once na nabasa ng mga pari yung sinulat ni Marcelo H. Del Pilar, hindi sila magkandarapa, nakasuhan yung tao, di ba? Si Graciano Lopez Aina, isa pang troll din yan. Yung kanyang Pry-Botod. Pry-Botod, grabe. Oo, troll din yun. Oo. Kasi ang layunin lang talaga ng mga troll, katulad ng paulit-ulit namin sinasabi, ay kantiin ang mga otoridad. Di ba? So, yun yung yun yung napakaraming kaso niyan. Pwede tayo magbanggit paulit-ulit ng mga ehemplo noong panahon nila Jose Rizal. Pero hindi na natin yan gagawin, no? Kasi sa ibang panahon ng ating kasaysayan, ipagpapatuloy yan. Ano ba? Panahon ng mga Amerikano. Diba, o, siyempre. No? Nandyan yung himig at himagsik ni na Victoria Lactao. Diba? Kumuha ng sulat laban sa Amerikano, pero pinirmahan ng mga babae. Oo. Diba? Pagkatapos, andyan yung mga yung mga subversibong yung hindi ako patay, di ba, na mabanggit na natin yan. Ang dami yan. Subversive place. Pangangante. Pangangante. Pagkatapos, yung mga yung mga cartoons. Yung political cartoons? Political cartoons. Ayan, pantotrol din yan. Pantotrol yun. Kasi ginagawang manok si na Quezon, di ba? Yung napaka-iconic na picture ni Uncle Sam na nire-rape yung isang Pilipina, napaka-iconic yun. Meron pa ba mas matitinding pantotrol doon? Di ba? Magpapatuloy yan. Panahon ng mga Hapon, ito-troll din nila yung mga Hapones, si Pogo at Tugo. Oo, diba? Si Pogo at Tugo. Di ba? At syempre, panahon ng batas militar din, mantotrol din yung mga protesters. So, ibig sabihin, ang trolling ay isang wika ng protesta. Yung pelikula nga ni Lino Broca, The Ora Pro Nobis, pantotrol din ang tingin ng Administrasyon Aquino. Kasi dilawan eh. Laban sa dilaw eh. Tapos pati yung hindi ko alam kung anong film yun, yung meron din silang Ferdinand Marcos pero mayor, saka Imelda. Gumapang ka sa lusa. Ewan ko, nakalimutan ko na yung film. Gumapang ka sa lusa ba yun? Tessie Tomas ba? Hindi. Si Tessie Tomas, regularly, nag-portray niya si Imelda. Troll din ni Imelda yan. Pinoportray niya si Imelda. At si Willie Depp, ang troll ng lahat. Diba kasi sasabihin niya, I would like to... sabi ni kay Marcos daw, I have two hands. The left and the right. Ganyan siya. Tapos sasabihin niya, ako'y nagagalak sapagkat ako'y natutuwa na kayong lahat ay nasisihan. Yan, ganun si Willie Depp. Si Erap, paborito yung i-troll yan. Yung mga eruptions. Actually, yun nga, yung trolling na ginawa kay Erap, si Erap ganito. Very interesting yung Erap jokes, gusto ko ikwento ngayon. Kasi naging paper ko yan.
yung Erap Jokes is a sanctioned, Erap sanctioned enterprise. Mm. Nung una. Mm. So yun nakakatawa ang mga Erap Jokes. Mm. Yung kasama niya si Tita Cory, tapos sabi ni Tita Cory, Erap, rise please. Tapos Erap properly stands up. Mga ganong joke, di ba? O kaya yung in-interview daw si Erap, Sir, have you ever, ng doktor, have you ever been an asthmatic? Tapos sabi ni Erap, no, I've always been a Catholic. Yan. Ngayon, ganyan. No, so, ang nangyari dyan, nung una, charming. Mm. Pero nung si Erap, ay may mga sectors na nalipunan na hindi na siya gusto. Yung mismo Erap jokes na very powerful sa kanyang pag-upo, yun din ang nagpabagsak sa kanya. Natural na siya, no? Yung mga issue, yung mga issue na kay Erap na, alam mo yan, ABS yan eh, sinasabi na, alak, babae, sugal, ay mas madaling kumalat nung pinagdo-joke na lang nila. Oo, yun ang ano. So, yun ang kailangan makita sa ngayon. Napakarami yan. I'm sure yung mga kapatid natin, yung mga kasama natin, mga kababayan natin, makakaisip pa sila ng napakaraming halimbawa ng pantutrol okay. Sa kasaysayan. Okay na yun sa kasaysayan. Oh, oh. Meron akong i-erase na point bago tayo matapos, Van. Van, sabi mo, ang pantutrol ay ginagawa ng mga maliliit sa mga makapangyarihan. Pero bakit ngayon, ang tinotrol mo na ay yung kapwa mo tao at hindi na yung makapangyarihan? Sino? Hindi, yung tinotrol ng mga troll ay ang, mga hindi na yung kapwa na sila nga, sila na yung nagbabangayan eh. Ang kapangyarihan kasi ay shifting. Halimbawa, pag tinignan mo si Pangulong Duterte, dahil siya ay Pangulo, i-assume mo na siya ang pinakamakapangyarihan. Di ba, no? At so, hindi, therefore, sige, bago mo sagutin yan. Yun yung tanong ko kasi ganito. Bakit kayo na yung makapangyarihan, pero kayo pa rin yung nantotrol? Yun nga, yung tanong nung iba. Yun nga. So, iisipin mo na siya na ang pinakamakapangyarihan tao ngayon sa Pilipinas sapagkat siya na yung Pangulo. Di ba, no? Pero, ang sinasabi ng marami is, kontrolado ng mga dilawan, ng kabila, ang media. So, sa punto ng media, baliwala ang kapangyarihan ni Duterte. Kasi, hindi niya kontrolado yung media. So, ibig sabihin, ang lumalabas na puro anti-Duterte content ang lumalabas sa mainstream. Jario at saka yung television. So, sa puntong yon, nababaliwala ang pagka-presidente niya kasi hindi siya makapaglabas ng mga favorable niyang statements. Kasi nangyayari, may favorable siyang statements ang titingnan yung kanyang pagmumura o yung kanyang weirdong sasabihin. So, ang nangyayari sa punto na yon, lumalabas, hindi siya yung makapangyarihan. Di ba, no? Kasi wala siyang control sa may media. Eh. Pag bumaliktad naman, siyempre, pag nandun ka naman sa PCOO. Sa Philippine News Agency, sa kung saan-ano pa, sila naman siyempre ang may kapangyarihan. Correct. So marami naman pumapasok ngayon doon at itotroll naman sila. Naging miyembro ako ng Official Gazette. Yung Official Gazette na FB, na-troll din kami doon dahil doon sa yung kay Marcos. Yung 99th birth anniversary ni Marcos, nagka-trollan din doon. So, shifting, papalit-palit, yung punto de vista ng kapangyarihan depende sa sitwasyon, di ba, no? Kasi halimbawa, ikaw napakayaman mo, di ba? So sa ordinaryong kalakaran, ikaw ang makapangyarihan, di ba, no? Pero pag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo magagamit yung pera mo, nag-iisa ka lang, marami sila, di ba? Nawawalan ka ng kapangyarihan, di ba, no? Maraming mga pelikula na ganyan, yung ano yung pelikula ng mga 1980s, yung na shipwreck sila sa isang isla, yung mayaman. Yung Temptation Island. Temptation Island. Yung mayaman doon, di ba? Dami niyang pera, may mga credit cards siya. Wala namang magawa yung pera nila doon. So, anong ginawa? Sinunog niya yung pera para magkaroon ng apoy, di ba? So, ano yan eh? Nagbabago-bago ang lente ng kapangyarihan depende sa sitwasyon. So, minsan, makapangyarihan si Duterte, minsan, napupunta yung kapangyarihan doon sa kabila. Kaya nga, ang nangyayari, papansinin nyo, sa mga sumusunod sa akin sa my Facebook, di ba, ang parati ko nga sinasabi, lahat tayo ay troll. Kasi depende sa sitwasyon.
I'm not a troll. Asos! Asos! Ikaw ang numero uno control! I'm not a troll. Asos! Oh. I am just saying my opinion in a respectful way. But you are agitated and that is your problem. Ang mga kamabayan natin ang makakapagpatuloy. That is your problem! So lahat tayo ay troll. Lahat tayo ay troll. Depende sa circumstance. No? And at saka sa I concede ano? Naman that may trolls din ang yellow. Oh, kasi, may trolls din ang may trolls din kami yan. Pagbago-bago, pagbabago-bago ang okay. Anyo ng kapangyarihan. Okay. Tol, bago tayo magbasa ng comments, may gusto kong i-connecta dito. Si ginagalang ko po si Kawalden Bello, no? Mm. Ay isa sa ating mga sikat na sociologist at talagang inirerespeto yan. Pero meron siya sinabi. Troll na, troll, troll, troll. Troll. Ganito. Get meron siyang sinabi na Duterte daw is downhill na daw eh. Mm. Dahil daw, kahit na napakalakas sa social media, eh hindi daw yung marching boots na tinatawag, yung mga rally, kahit na sabihin napaka... Boots on the ground. Kahit na sabihin napakarami daw nila sa social media, eh ang marami pa rin na lumabas nung panahon ng... ano nung protesta nung National Day of Protest ay mga ano may hindi dilawan necessarily no pero mga tao na concerned doon sa tinatawag na extrajudicial killings and all of that pero yung Duterte supporters themselves they did not come out. Mm. Tol, do you think this is really a sign of weakness yung hindi nagmamarcha tong mga trolls? Hindi na eh kasi alam mo at pinag-usapan na nga rin namin ito ni Dr. Romel Hernandez na patungkol sa usapin ng pantayong pananaw na darating din kasi ang punto na titigilan mo na yung attitude na ikaw yung naghahabol na ikaw yung underdog at some point kailangan mo na rin tanggapin sa sarili mo nananalo ka na. At pag nanalo ka na at hindi ka na naghahabol na mag-iiba yung kilos mo. Ang lumalabas sa kalsada, nagpapakita ng lakas, hindi yung mga winners eh. Kasi wala nang, alam mo yun, wala nang hinahabol ang winners eh. Mm-hmm. Nanalo ka na eh. So bakit mo pa kailangan maghabol, di ba? No? Mm-hmm. Ang nagpapakita ng puwersa, ang nagfe-flex ng muscles, yung mga contenders. Okay. Tama, yung contenders. Tama. Yun ang ano okay. Ko dyan. Sabi ninyo na mga Duterte, no? Yung ginawa namin kay Gloria, actually, hindi naman ako agree talaga doon, kahit tong panahon ni Noynoy, na walang ginawa si Noynoy, kundi sisihin ang nakarang administration up to the very naman. Last year. Hindi, yun nga. Hindi ako agree doon. Sorry, dilawan ako, pero hindi ako agree doon. Hindi tama yun. At sabi ko nga, at a certain point, you have to act like you own up to things because you won. Correct. You won. Kailan nyo titigilan kami mga dilawan na sinisisi nyo sa lahat na naging problema ng bayan? Yung kayong mga troll. Kayong mga troll talaga? Ay, kasi tinatroll ako nito eh. Hindi, sinagot ko na yan eh. Sinagot ko na yan. Hindi, maganda okay. Nga marinig nila. Magkaiba ang punto. Magkaiba, hindi parehas na comparison. Hmm. Si Gloria, sa panahon ni Gloria, si Noynoy Aquino sa panahon ni Gloria, at ang mga dilawan ngayon sa panahon ni galita. Ah. Ang mga dilawan sa panahon ni Noynoy na tinitira si Gloria. Mm-hmm. Iba 'yon sa panahon ngayon ni Duterte na tinitira ang mga. Paano nagkaiba? Kasi halos immediately after umupo sa pwesto si Noynoy ay naipakulong na nila kagad si GMA, 'di ba no? So nakakulong na si GMA, wala na siyang kapangyarihan pang makialam sa kalakaran ng gobyerno. Pero binanatan pa rin ang binanatan. Binanatan pa rin siya at binanatan, siya pa rin ang sinisisi. Eh nakakulong na, ano pang magagawa niyan? Iba yan sa sitwasyon ng mga dilawan ngayon. Si Noynoy wala na sa pwesto, pero andyan pa si Pangilinan, si Drilon, si Ontiveros, Trillanes. Ibig sabihin, buhay na buhay pa yung mga dilawan at kaya sila binabanatan. Oo naman. Tamo, in fairness ha. In fairness. We lost! Pero
natutrol si ano eh, natutrol si Duterte eh. Kaya nga kita mo si Hanilet, si Hanilet na pinitan lumabas si Hanilet. Okay, bakit buhay ka pa? Buhay ka pa naman, di ba? Buhay ka pa naman, di ba? Makikita mo talaga na nararamdaman ng pamilya Duterte. Diba? Okay. Yung sakit ng pantotrol ni... Tama ba yun? Noy Noy Aquino? To a Yolanda supporter, tama ba yun? Eh, buhay ka pa naman, di ba? Si Noy Noy nagsabi na, tama? Oh, yan. Hanilet din. To Trillanes. Eh, pa sabi mo, pumapatay. Eh, buhay ka pa naman, di ba? So, alam mo yun, nakakaramdam siya. Kaya... tinroll siya, tinroll niya rin ngayon, di ba? Oh, kasi, oh. Kasi ano eh, si GMA ang hindi makapang-troll kasi nakakulong siya. Wala nga, hindi nga makapag-internet. Nabisita ko si Ma'am nung nakakulong siya. Hindi siya makapag-internet. Buti, buti. Nabanggit mo yan. Ibang-iba sa pagtrato kay Dilima. Kasi si Dilima lang ang nakakulong na halos regularly naglalabas ng kung ano-anong mga statement. Eh, pero pwede kasi naman, technically, pwede naman yung papel na inilalabas eh. Hindi lang pwede yung... Precisely. Ano. Precisely. So, ibig sabihin, hindi naghihingalo ang mga dilawan. Ang mga dilawan, alive and kicking, nakakapang-troll pa. Diba? Do you really believe that? I mean, I know you trolls, Duterte-tards, no? Ibang-iba, you always say that we lost. But why this man is saying that we are still there? We lost. Hindi, natalo kayo sa pagkapangulo. Si Duterte ang pangulo. Pero may mga residual pa na kapangyarihan ang mga dilaw. Ramdam ng taong bayan, halimbawa sa larangan ng media, no? Tapos napakaingay. Napakaingay, for example, ng mga dilawang senador. Kasi, ang mga senador naman na nasa may mayorya, kaya sila natotrol, no? Kaya galit na galit yung pito ngayon eh. Natrol sila eh, di ba, no? Natotrol sila kasi ayaw naman nilang lumabas na binubuli nila yung minorya. So, kaya makita, dahil ayaw nilang ibully yung minorya, sila ngayon yung nabubuli kasi lumipat yung ano yung balance of power, di ba? Ayaw mong gamitin yung puwersa nyo bilang mayorya, yari ka. No. Magte-take advantage ngayon yung minorya. So, niyari sila ngayon ni Kiko Pangilinan. Pucha, hindi pinasa sa kanila yung resolusyon. Hindi sila pinapirmahan sa kanila. Pagkatapos, after mangyari yon, ilabas yung resolution tapos pinalabas na hindi sumasang-ayon doon sa statement yung pito. Yari sila ngayon, di ba? So, sige, i-sum up na natin para mabasa na natin yung mga comments nyo at gusto ko na excited na ako mabasa yung mga comments at makabati na sa inyong lahat, ano? Basically, yung sinasabi namin dito, and by the way, isingit ko lang ng konti, yung media, kasi natotol yung media ngayon, you do not really expect them to side on threats that might threaten their independence, which is malaking threat ang una. Independence? Come on. Or at least their jobs, di ba? Their jobs? Their jobs, no? Not necessarily their independence. Hindi, pero ako naniniwala din ako na may malaki, talagang malaki ang pag-iling ng media sa anti-Duterte because of their free will. The problem is, siyempre, dahil nga... Baka hindi namimigay na sobra siya ang donor. May developmental journalism. Kinikilala ko yun. Pero wag din nating lahatin. Martin, kasi mamigay ka wag na ng... Mamigay ka na kasi ng ano? Wag mamigay ka lahatin. Na kasi ng sobre. Anyway, hindi ka namimigay na sobre. Kaya ibang issue yan, ha? Kasi may marami pa akong gustong sabihin. Pero ayoko na... Kasi hahaba tayo. Hahaba tayo. Pero basically, ang trolling... I will say na I really don't like it. There is something in me that is not... Kasi ako trolled ako, no? Para akong mocha, no? Pero nato-troll ako. No, but, seriously, I don't resort to name callings and all of that, no? But, I cannot discount trolling na sabihin ko lang na ito ay dahil bobo ang tao, hindi ko sila iinsultuhin ng ganun. I believe that trolling is an agency of a sector of our society, no, na dismayado sa lipunan. Not necessarily sa ginawa ng dilawan, but in general, dismayado sa lipunan. And they troll it, we troll each other. That is true. And the trolling that we are doing now, that we are doing to each other, is the signs of the times. Sabihin, kailangan siyang basahin bilang mapa ng emosyon ng Pilipino.
kapag binasa mo ang trolling at ang laman ng trolling at inanalyze mo ito, baka mas maintindihan mo kung paano na hindi ka matroll. This is also my message to the president and to his administration na baka yung trolling din na nare-receive nyo, baka naman makatulong din sa inyo sa pag-analisa na kung paano tutugunan ang mga problema ng bayan. Sapagkat, hindi lang naman ngayon nangyari yan. Correct. Paulit-ulit yan na nangyayari sa lahat ng panahon ng ating kasaysayan. Hindi nga lang trolling ang tawag noong unang panahon. Di ba, no? Ngayon na lang, ginamit yung salitang trolling kasi nga dahil sa internet. Di ba, no? Tinawag na yan na trolling ngayon, pero marami nang gumagawa niyan noong unang panahon. No? So yun, no? Doon na tayo magtapos okay. Para mabasa natin. Madami po tayo. Lika. Sige. Ito. Meron akong mga... Sige, mauna ka na. Magandang gabi po at maraming salamat sa panonood. Gay Bortolano, JP Abella, Rice Faith Ricabo. John Ray Ramos. John Ray, magano tayo ulit, no? Nag-dulotay ka ulit. Fernando de la Merced Cruz, Joyce Mans, Charles Chan, Raisa Sales, Wawi Katabihan, Don Season. Hello, Wawi. Don Season, ano natin to? Si Wawi kasama natin, yung babaeng maganda doon sa Dakila. Diba? Si Bogs SPG, Nikki Siralbo, ano natin, Ma'am Nikki, ano natin yan, suki natin yan, tsaka marunong makinig yan, tama siya pag nakikinig, minsan sinasummarize na yung sinasabi natin, minsan mas maganda pa yung pagkakasummarize kesa doon sa sinasabi namin. Salamat po. Mahusay kayo, Ma'am Nikki. Ako naman, Ginong Carlo Antonio Gramsci Marxismo, pabati mga idol, Prof. Van, kaalaman kay na sang imo nga classmate. Siya na yan, kaalam. Ang sabihin, matalino daw yung aking classmate na si Nancy Vina yung gusto niya sabihin. Sagad man siya galing, mag-interpolate. Sagad, magaling. Magaling din daw siya mag-interpolate. Tapos, ito pa. Charles Chan, dapat may PRC license ng mga nasa media para maiwasan ng local fake news. Yan. Malabo yan. Matagal na tayong fake news ng mga bayarang media, di nyo lang na-realize. Jason de Guzman, si Nikki. Oy, Trillanes daw, number one troll ni Pia Mardi. Totoo naman. Tama yan. At effective siya. Effective siya kasi napipikon si Duterte. Oo, napakagaling. Walang nakakapagpapikon kay Duterte kagaya ng pagkakapikon niya kay Trillanes. Magaling na troll siya, no? In fairness, magaling siyang troll. Bogs SPG, Peewee Joy, Garglen Pantalyon Diaz, Randy David Makinig, Aileen Masibag, yung aso pusa ang mga profile kagagawa lang ng account. Okay. So Dwayne Chigador. Dwayne, kamusta? Ronaldo Pante, Fidel Obinya Sosa, maraming sila. Sabi ni Fidel, maganda daw yung usapan natin. Salamat. Carlo Angelo Mercado, Kirk John Segui. Lola B. Oidiles, Giselle Derecho, Starbucks, tama kayo, sabi ni Ate Giselle. Hello, taga Hong Kong yan, pinsan ko din. Michael De Mesa, dami ko nalaman dito. Tapos si Don B. Season, Starbucks Cups. John Lord Lim, sino pa to? Miguel and Lotis Chorima, Tiquiluilo din yan, sir. Kamusta? Si Chanstan nasabi na. Tong Velasquez, Jason de Guzman, Alexander Justin Tagabi Salvador. Chachay Munye Munoz, makalino, haba ng pangalan nyo, ma'am. Kamusta Maria Victoria Ito, Dwayne Segador. Gay Portelano. Iham Dueñas, Kokoy Gate daw. Thomas Joseph Arce, Bernadette Saltica, ito. Ano din natin ito? Parato nakikinig. Easter Joy Taktay Dabuet. Pucha si ano yan? Si Easter Joy Taktay Dabuet. Ate Easter. Kathniel yan. Kathniel. Ang ganda yan. Crush ko yan. Kaso, hindi ko talaga makalimutan nung sabihin niya sa akin na bakit yung binoto ko ng 2016 ang binoto ko. Easter, hindi ko talaga makalimutan yun. Tinanong mo, ang aking, kumbaga, kinustion mo ang pagkatao. Joke lang. Sabi ni Easter, nagpapa-troll. Papa-troll. Si Van, pwede ko nang tawagin papa-troll ito. Kasi Van, papa-troll. Kaya nga ang media, TV, pa-troll. Angela Paul Quijano Conti, kapag ang news o article o content ay pabog sa paniniwala ng nagbabasa, natural papabog at matutuwa pa yan. Kaya i-share na yan sa FB. Sabihin na natin lahat niyan ay parte ng demokrasya. Gay Bortolano, Arnel Obal, Makoy Villacoman, B. Carolino, ma'am,
John Louis Laguna the fifth, galing ng pagka-explain nila. Michael Dalugdog, pakisampal naman si Mocha. Kawawa naman si Mocha. Si Mocha, si Mocha, ano si Mocha? Alam mo si Mocha, nang to-troll, pero madalas din matroll si Mocha. Uh-huh. Ano yan eh, ang problema sa trolling is it's an endless cycle eh. Ito-troll mo, okay. Ito-troll ka pa. Galing, galing. Paano mo ba pipigilan na matroll? Kung ikaw ay nasa sitwasyon niya na gustuhan mo siya gustong sabihin, huwag sagutin. Huwag mo sagutin. Huwag sagutin. Alam nyo, ako nga, eto, parati ko ito sinasabi kay Xiao. May mga troll ako, may mga troll ako, pero yung mga troll ko, na-block ko na yon. Pero hindi sila masyado marami, wala pa nga 10 yung troll ko eh. May mga troll ako, pero mas madalas hindi ako nato-troll. Sobrang konti ng troll ko, kasi hindi ko nga sinasagot. No? O, eh ako, sinasagot ko. O ito, Jason De Guzman, kahinaan pala ni Prof. Chow yan, ano yung babae daw. Yeah. Makoy Villa Roman, paano si Vic Torres? Ano? Ay, si Papa Vic. Bro, si Vic Torres ay ipinanganak na troll. Vic Torres, troll ka! Alam mo kung sino tinotroll ni Vic Torres? Si Chow Chua. Sino pa? Madalas i-troll ni Vic Torres si Chow Chua, pero mas madalas na i-troll ni Vic Torres si Vic Torres din. Di ba? Ay, oo nga. Di ba parati din? Totoo yan. Lagi niyang inaaway si Vic Torres. Si Vic Torres, inaaway niya si Vic Torres. Oo, oh, kinakanti ni Vic Torres si Vic Torres. So, Fernando de la Merced, chick boy pala si Chow. Pwede sa chick, pwede rin sa boy. Paano mo nalaman, Papa? Ay, sorry. Oo, Chay-Chay Muni-Munyos Makalino. Okay. Ires Crosta. Ah, ganun pala i-pronounce ang Nolime Tangere. Latin, Latin. Oh. Pero ano to, ecclesiastical Latin. O Trevor Bryan, Pangangante, Connie Pascua. Sila na ba yan? Nabasa mo na to mga to. Chismis, John Ray Ramos. Ang mga propagandista ay nototroll din at tinaatake ng fake news. E.G. Mirdeas. Hindi, yun ayan. Nga. Kaya nga sila tinawag ng mga propagandista. Ang mga propagandista by nature ay mga troll. Kasi ang propaganda work ay trabaho ng pantotroll. Kaya nga, Jose Rizal, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, lahat yan sila, si Edilberto Evangelista, yung lahat ng mga yan, mga troll yung mga yan. Pero again, ayoko rin naman kasi, ako kasi parang, just to give my opinion on this, I understand trolling, naiintindihan ko ang konteksto ng pagkasaysayan, pero ako, ang message ko kasi, alam ko minsan hindi maiwasan ang pantotrol, ginagawa ko rin yan, pero gawin siya in such a manner na iwasan yung name calling, parang mas maganda kung trolling, may discourse, no? But again, si Van kasi parang, gusto niya mean world eh. Ako gusto ko peaceful world. Hindi naman. World. Hindi naman. Mean world. Hindi ko, mali ka naman sa sinasabi mong word na. Scorch earth ka eh. Tinawal mo yung mga media, sinabi mo lahat sila hindi. Bayaran. Hindi. Scorch earth? Hindi. Hindi ko gusto yung ganyan. Ang sa akin, ako ay isang realist eh. Nakikita ko na ganyan yung situation. No? That's why, ako lang, I'm just calling a spade. Kasi, alam mo ang konteksto nun, di ba? Lumalabas kasi, nire-report ng media yung chismis na kinakalat ni Trillanes. Kasi, naglalabas ng impormasyon si Trillanes, hindi nagpapakita ng prueba. Evidence. Diba? So, kung wala kang ebidensya, chismis ang tawag yan. Di ba? No? Kasi kailangan, bigyan mo ng prueba para hindi siya chismis. Problema lang, senador siya ng nire-report, Republika. Nire-report. Diba? Nasa senador nga siya, kaya i-report siya. Hindi rin eh. Hindi rin eh. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa ng Senado, na ng mga senador, ay nire-report. Eh bakit ang tagal-tagal na walang balita tungkol kay Nancy Binay? Bakit walang lumalabas sa dyaryo tungkol kay Loren Legarda? Eh well, at provocateur naman kasi talaga si Trillanes eh. Hindi. Provocateur. Nag-iimbita siya sa kanyang mga press conference at whatever. At alam mo na. Bukas po ang opisina ni Senador Trillanes para kunin ang kanyang panig sa show na ito.
hindi sa akin galing yan eh. Oh. Hindi galing sa akin. Eh, malaking yan. Ano yan, malaking pang ano yan ha, malaking hindi, akusasyon yan. Hindi ako ang nag-aakusa sa kanya. Oh. Inakusahan na siya nung panahon ng nilabas si ano, si Las Cañas. Oh. Pinost ko na nga yun eh. Totoo na mga realidad. Totoo na. Inakusahan naman siya. Hmm. Inakusahan siya ni Martin Nanar na nagkaroon ng bigayan ng $1,000 doon. Di ba nagkaroon ng kaguluhan yan dyan eh. Oh, yung mga chatsay daw. Very informative. Dapat manood mga LP senators eh. Galing. Tapos, ito pa. Cliff Dalu. Siya ang oxymoron ng fake news. Publishers should stop using the term, whatever its origin, it gives easy way to appeal to the public's mistrust of the press. Okay, Don B. Season, goodbye chicks. Declare nyo na one of the greatest troll in history, JP Abella. Fernando de la Merced, kus, ang gaganda ng mga chick, etc. Chick boy, hindi po sila chick, mga bisita ko po sila. No? Sino, mas wafo po kayo, sir, sabi. Oh, mas guwapo daw tayo, mas wafo po kayo, Sir Shaw, kay Sander, sabi ni Chachay. Ayan, o. Oh. Kahit pa paano, meron konting love for me. Dito sa show ni Vanny Biernas. Ito mo to. Alam mo, daming drama nito. Puta, mahal na mahal ka na nga ng mga tulong times natin eh. Kahit nga naiinis na sila sa mga post ko dahil kinampi ako nitong mga tao nagsabing enemy of the state ng mga dilawan. Eh, nirespeto pa rin ako. Totoy comments nga eh. Kahit na ganyan siya sa akin eh, may bawi lagi. Kaya love ko kayong lahat. Salamat po. Magandang mga komentaryo ni Totoy comments sa'yo. Rice Faith Recabo, educational talaga. JP Abella, social media ang lumalaban sa traditional media ng makapangyarihan. Etc. Gabe Hortelano, Josa Manlin from Taiwan daw. Galing ko daw mag-impersonate, sabi ni Lady Nila Didal Prado. Dapat daw, sabi ni Fernando de la Merced, dapat inimbitahan kayo sa Senado kanina sa hearing para matauhan si Trilling. Aksaya ng oras yun? Joyce Manse. Aksaya ng oras. Alam nyo, ang Senado, sa totoo lang, wala naman talaga silang intention na matuto sa kanilang mga resource persons. Ganun. Hindi gusto, sila... Ano eh, ang gusto nila, ipahiya ka. May hindi, ganun eh. Minsan, ipahiya ka, pero basta ang ano, palabas. Yang ano na yan? Amoro-moro. Oo. Kumbaga parang, kailangan kasi siyempre, kung ikaw ay bida, kasi marami dyan, mga artista eh, di ba? No? Kaya ganyan mag-isip yan eh. Kung ikaw ay, kung sila yung bida, kailangan nila ng kontrabida, kaya pinapadala nila, kaya sila nagtatawag ng mga ano, okay. Nagtatawag ng mga... Pero, totoo yan. Pero alam mo, meron ding use yan sa ako for me. Although alam ko, kinikilala ko na in aid of grandstanding than legislation. There are also times na sa Senado lang pwedeng managot ang mga ibang tao na nangungakot. Yun lang. Minsan, no? Kasi minsan hindi na sila nadadala sa korte. Pero ako naman ay sumasagot lang sa tanong. Hindi naman nila tayo ako, hindi nila ako iimbitan. Kasi I'm a nobody, di ba, no? Pero, kung sa na-invite na ako, pero ibang issue. Oo. Kung ako man ay maimbitahan at may choice ako, hindi ako pupunta dyan kasi it's a waste of time. Alam mo kung bakit? Kasi nga, wala naman sila, hindi naman talaga sila interesado sa kung ano man yung sasabihin mo eh. Ang interest lang nila is ipakita sa bayan na ito sila, nag-iimbestiga. Pagkatapos gusto lang nila may camera sa mukha nila para masabi nila kung ano gusto nilang sabihin. Tapos ikaw, uubusin nila yung isang buong araw mo. Minsan, dalawa, tatlo, apat na araw, pagtatambayin ka lang nila doon, wala namang ginagawa sa'yo. Buti nga ngayon, nag-serve na yata ng pagkain eh. Ewan ko kung dati kung nagsiserve ko. May pagkain naman noon pa. May pagkain naman. Talaga, oo. O, Dwayne, sige. Pero yun nga, dapat, bukod sa pagpapakain, pag inimbitahan ka nila, yung day's wage mo, yung swag, oo, oh, dapat bayaran nila yung day's wage mo. Kasi, putya, pagkatapos, ang tagal, minsan ang tagal. Hindi ba yung nakaraan yung sa Pratt Violence hanggang gabi? Oh. Anyway, Dwayne Segador, on the spot ka palagi, Prof. Van. Talagang siya talaga, show niya talaga ito, no? Ano? Gabe Hortelano, Dilaw is playing victim and crying to the world. Totoo naman, in fairness. Ako. Totoo yan, in fairness. Pero kayo, winner na kayo, you're still playing the victim. Stop it. Kung sino nagsabi sa'yo. Oh, yan. Okay na. Oo. Maraming pong salamat. Public service. Dulo time. Public service. Oh. Sa Sabado po, meron po akong free lecture sa National Museum. Yung Hokus. Yung Hokus. Tungkol sa pagtuturo ng Spanish period through the Patronato Real exhibit, yung Hokus.
mga mga Duterte, huwag po kayong matakot kasi hindi po Marcos at Duterte ang topic ko. So, ibig sabihin, pwede po kayong pumunta at magkita-kita po tayo sa National Museum. 1 p.m. free, 1:30 yung registration. 1:30 p.m. yung registration starts. Free po ito at may certificate po na ibibigay ang National Museum sa pag-attend po ninyo. Babatiin ko lang. Ma'am Gemma Cruz Araneta, sa Ulo Filenia, si Guy Custodio at lahat ng bumubuo, pati na si Director Jeremy Barnes, Ana Labrador, si Ceres ng National Museum of Fine Arts. Salamat po sa pagtataguyod nyo ng mga ng sining at ng mga kabataan. Diba nag-birthday yan si Ma'am Gemma Cruz Araneta? Belated happy birthday, Ma'am. Hindi tayo masyadong magkakilala, sa base lang yata tayo nagkita, pero ginagalang ko kayo. Belated happy birthday. Tapos, papasalamat ako sa pamantasang lungsod ng Muntinlupa, correct, lalo na sa Political Science Society nila. Yes. Inimbitahan nila ako doon last week magsalita para doon sa kanilang martial law thingy. Na, alam mo na, thingy lang tayo ng thingy. Diba? Oo. Napakababait ng mga bata, napaka mga dedikadong mag-aral. Oo. Kung ganyan ang labanan, babatiin ko naman yung lahat na nag-imbita sa akin. Yung sa dami, yung Holy Angel University, National Historical Commission of the Philippines, sa Malolos, yung Casa Real, nag-lecture ho ako dyan. Salamat din sa, ansan ba ito? Itong mga Opus Dei dito sa, Southridge Night School. Maraming pong salamat sa inyo. Actually, meron pang ibang school, nalimutan ko lang, sa dami, pero salamat po sa lahat ng tiwala ninyo. Sa aming dalawa, na una, nag-aksaya kayo ng panahon para mapanood kami, at pangalawa, sa pag-iimbita sa amin sa iba't ibang mga forum, kasi kailangan po namin ng konting pandagdag sa aming part-time na kita. Okay, joke lang. Binabalik din naman lang namin sa inyo itong servisyo na ito, kasi nga, wala naman ang mga historiador kung walang magbabasa sa amin tsaka kung walang makikinig sa amin, di ba? So, kaya namin to ginagawa. Mangingilang po kami ulit ng pasensya. Medyo irregular yung schedule namin itong mga nakaraang ilang linggo. Pero ngayon, magre-regular na kami. Tapos alas 8 na po ito ng gabi magsisimula. Kasi may klase na siya ng 7:30. So, Tapos yun, advanced announcement lang. Dahil sa kabutihang loob ng Commission on Higher Education, pwede na ulit mag-field trip ang mga eskwelahan. At sa pagkakaintindi ko, nagbigay na rin ng permiso ang De La Salle University. So, mag-field trip na kami ni Shao next month. Now, isasama namin kayo. Part na rin ng aming... Gagawa kami ng broadcast. Part na rin ng aming public service. Isasama namin kayo, magla-live kami sa field trip para makita nyo, at least magkaroon kayo ng idea kung gaano kagaling ito si Shao Chua kapag ka nagano. Ako naman kasi, tagapalakpak lang ako pagka nag-field trip. Grabe, dami kaya natin napag-usapan sa mga ano. So, man, isasama namin kayo. Yung tanong si Bill na kuha mo na? Hindi, ano ba? May tanong si Bill na wala na, magpasalamat na tayo! Big pasensya na, nawala namin kung ano man yung sinigay mo. Kasi ako sobrang tensionado kasi ako kanina. Kasi may mga chicks eh. Kaya gano'n. Magpasalamat na tayo! Okay, sige. Tandaan po natin. Salamat po sa inyong panonood. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, magkumpara, mag-imbestiga. Ako po si Shao Chua, ang paborito niyong yellow-tanned historian, enemy of the state. Ako naman po ang paborito niyong Duterte-tanned historian, Van Ibiernas. Bullprop. Medyo nagpapatubo ng bigote kasi pag walang bigote, walang power. Kinukot, no? Linggo-linggo, kinukot ang Bathalang Zeus Salazar. No? Sundan niyo sa Facebook si Dr. Salazar. Dr. Salazar, sabi niya, ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay. Pero kami dito sa Duterte History Live, sinasabi namin, lagyan ng saya ang saysay. Bye-bye!